Ay, yun ba yun, sir? Sir? Anong laman yung ano? Wala naman po. Ano dyan natin lagay? Sige. Mahaba. Ay, nagpasulo, no? Hmm. Ano dito? Dito na lang siguro. Baka madali ako ng MMDA. Pwede ka pa mag-double book niya. Oo nga po. Para makapag-double. May tape po ba kaya? Ay. Tape? There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day. Good day guys, Shiplugs here and welcome to my channel mga tol. So, kumusta kayo lahat and kumusta ang bawat isa mga tol. For today's video, ito yung unang-unang biyahe natin ulit kay Lalo Bob and medyo kinakabahan ako at the same time na excited gawa nga nang ngayon lang ulit ako maglalala move after ilang months mga tol. So ayun, bali nag-aabang lang tayo ng booking. So wala pa tayong, wala pang booking na nakuha, wala pa papasok. Ayun, bali balitan ko kayo mamaya guys and let's see kung magkano abing kikitain natin sa first day natin and time check, it's already 9:30 na ng umaga and tingnan natin kung hanggang ano tayo magbibiyahe. So ayun, samahan nyo lang ako for today's vlog mga tol and let's go. Actually mga tol, wala tayong makuhang booking sa loob ng bahay. Bali lalabas tayo ngayon ng subdivision, sakaling makakuha tayo ng booking. And time check is already 9:45 na ng umaga. So ayun, tatry natin lumabas ng bahay, baka makakuha tayo ng booking. Love you po. So ayun mga tol, samahan nyo lang for today and balitaan ko kayo mamaya guys pag nakakuha na tayo ng booking. So let's go. So ayun mga tol, after ano na, parang nakaka 40 minutes na, wala pa rin ako nakukuha ang booking. And ayun o, kanina dun sa bahay parang ano, nakuha ko tatlo pero puro leave disorder. So gumapang ako hanggang dito sa Marikina, tas wala pa rin masyadong makuha. Ayun, may mga pumapasok pa isa-isa pero most likely yung natitira wallet mga tol. So ayun, nabangabang pa rin tayo eh, nandito tayo sa Marikina. So, yun si Kuya Angkas. Shoutout kay Kuya Angkas, nag-aantay kami. Pares kami ng motor, oh. So, ngayon mga tol. Makabang lang ng mga ng booking. Ah, ito. Ay, tayo may pickup po kayo. Ito po. Opo. Ay, kay Peter. Ay. Kaya po ba dito? Mabigat po ba? Sobra. Ay, shit. Mabigat. Oh, ano. Para lang may kapit siya. So, ayan mga tol. We got our first booking of the day. So, from here sa my San Mateo Rizal going to Caloocan. It's 22 kilometers for 146 pesos. So, napakaliit nung rate mga tol. Pero, ayos lang. Baka hindi mo na ako mag-double book or else pag minakuha, pwede na rin. Kung baga kinakapa ko pa ulit kasi tagal ko hindi naglalabog mga tol. So, kinakapa ko pa ulit yung sistema nilalabog. And, ayun. Sabahan nyo lang for today's vlog mga tol. And, yun. On the way na tayo sa Caloocan. Pag nakuha tayo ng double book, balitaan ko kayo mamaya guys. So, let's go! Woohoo! Potay? J-Mark? J-Mark? Opo. Ay nila? May pick-up. Ano po eh? Ano ba yan? Parang galing po sa water station to eh. Mabigat ba yan? Hindi naman po. Sige po. Ano po? Magahal lang. Antay mo na lang ha? Sige lang po. Sige lang dito. Sige po. Ito po. 300 ay 200 340 60 70. Oopsia, kuha na tayo ng panibagong booking mga tol. So ayun mga tol, nakuha tayo ng booking. Caloocan pa Caloocan lang din. It's 64 pesos and ang pick up point is 2 kilometers away lang from sa akin. May ching po ba dito, sir? Ano yun?
Ching po. Ching. Ano na? Yan. Ay, na-pick up na rin natin mga tol. So yun mga tol, we got our second Boeing of the day. So from here sa Caloocan to Caloocan lang si Jaman, it's 2.5 kilometers for 64 pesos. And yun, on the way na tayo sa may drop up mga tol, so let's go. Ito po kayo sa may pulang gate po. Drop off point. Ay, sir, sir. Super lang po. Attention na po ah. Okay lang po, salamat. Yun mga tol, 70 pesos. Siguro na picture on mga tol. Pagyan, siya naman yung drop off, siya rin naman yung network. So okay lang yun. So yun mga tol, nakuha tayo ng Boeing from here sa Megalocon going to Santa Mesa. So pipikapin na natin siya mga tol, and na-confirm ko na rin yung item. Frozen food daw yung papadala. So ayan, 1 minute away na lang tayo. And yun, on the way na tayo. Go! Okay. May kailala po kayong ano? Maria Flores. Ah, ayan. Ayan ko po, sabi po niya frozen daw po. Anong klase? Wala pong sinabi. Sobrang init mga tol, and waiting pa rin tayo dun sa second na pickup natin mga tol. Ay, pangatlo na pala. Kulit kasi nung nag-book, hindi pa pala bayad yung item. So ngayon, parang sinesettle pa niya. So sa mga nag-book dyan, pagpapa-pick up nyo na or i-book nyo na, sana kahit pa paano nakaready na yung item. Let's go. So yun mga tol, ito na yung item. Nilagay ko lang siya dyan sa harap kasi frozen foods tapos ang bigat. Kung hindi kaya ano yung lalabag natin. So yun mga tol, bali it's 9.3 kilometers from here sa Caloocan going to Santa Mesa. 90 pesos mga tol. So on the way tayo sa may drop off, let's go. Sorry. Ay, ito ba? Magkano boss? 90 po. So yun mga tol, na-drop na natin ang pangatlong booking natin and proceeding na tayo sa pang-apat na booking. So hindi pa naman ako gutom mga tol, so kuha tayo. Ah, okay. Dito na pala. Sakto pala. 354 tight pala. Mamiiwan na lang po sa security daw po. Mamiiwan na lang po. Alam na po ng security guard. Ano yan, may isa ba umakyat? Sige po. Ano pong pangalan ng ni ano po? Stingor. Sabihin ko lang po doon. Sige po. 54 lang po. Salamat po. Ay, thank you po. Salamat po. So yun mga tol, nakapick up tayo ng booking. So Manila to Manila lang naman din. It's 1.5 kilometers for 54 pesos. So on the way na tayo sa Mijapa, please go. Sir, mag-iwan daw po. Okay. Hey, kanina yun? Last punta lang daw galing. Alam niyo na daw po eh. Amat sara. So yun mga tol, ang bike ng security. Sinalubong niya kaagad ako para pick upin yung item. Tapos parang hindi niya nakaway na stress sa pag ano. Hindi niya nakaway na stress sa paghanap kung sino yung drop up. Kasi nakalimutan ko yung pangalan nung sinabi ni ma'am. Magkano siya may rice niya? 40 lang. Sige pa, siya pa. So yun mga tol, katapos na natin kumain. Papahinga na tayo ng konti mga tol. Nakakapat na Boeing na tayo. And time check, it's already 12:48 na ng tanghali mga tol. Ayun yun, grabe yung init. Total na kinita natin as of 12:48, nakaka 283 pesos pa lang tayo mga tol. And actually hindi pa kasi ako nagdo-double book, so parang ginagamay ko pa yung ano, yung mga lugar kasi tagal ko rin hindi naglalamog mga tol. So yun, bali waiting na tayo sa booking and pahinga ng konti. So balitan ko na may guys, go! So yun mga tol, nakuha tayo ng booking and balikan siya mga tol. So from San Juan going to Caloocan, then San Juan, parang
May cash handling siya mga tol. Sure. Mika po? Mika, tama po ba? Opo. Yung papuntang... Barangay ID po. Pabalik po. Sasabihin ko lang ng isang booking lang. Ah, okay pabalik lang. Dito. Ah, pabalik. Pero bilisan niyo kuya ha. Ah, sige, ako bahala po. Kasi hihintay namin. Ah, sige, ako bahala. Matid ka po. Thank you. Yan kuya. Ako na po bahala, sir. Promise. Thank you, sir. Oh, yeah. So yun mga tol, nakakuha tayo ng booking nga, balibalikan siya. So from here sa May Santa Mesa, going to Caloocan, balikan. Ang rate niya mga tol, 229, pero balikan siya. Kukunin ko lang yung pera doon, babalik ulit ako dito sa May Santa Mesa. So ayun, on the way na tayo sa May drop-off, and let's go! Pepe, sir. Aliyah, Nicole. Ayun. Ito sir. Check na lang sir. Pa? Double ba kanyan? Hindi po. Baka yung pabalik lang siguro kung may makuha. Yung 8,000 kay seller. Ha pa? 250 yung sayo. Sa akin pa. Sige po. Ay, hindi mo dinalobi ako papunta rito. Ano, pala 8,000 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay lang, nakavlog lang ako. Sa YouTube po. Ito, tatlo po. Sama ko po kayo. Bye-bye! Not sure kung may pabalik pa tayo na booking. So, bali pabalikan siya. Bali, babalik ko yung pera mga tol. 8,000 mga tol. So ayun mga tol, kumuha muna tayo ng isang booking mga tol para at least kahit paano hindi sayang yung biyahe natin. Parang on the way lang naman din dun sa may drop off natin mga tol. So ayun, pick-upin mo natin tol. Go! Yeah. Kamali siguro ako nabindot kayo. Yeah, okay lang po. Hindi ako nag-unal location. Naka-block all number ako, dami tumatawag sa akin. Ano lang po? 73 yata yun eh. 73 po. Sige, sa'yo na lahat po. Ay, salamat po. Rider din ako, naintindihan ko ito. Mag-doorbell mo sa Don Ramon, sa 33, dun sa... Mismo may nakasulat naman sa gate eh. May nakasulat po? Oo, pag-doorbell mo doon, bigay mo lang, hanapin mo si Lovelyn, sabihin mo, okay Lovelyn. Sige po, sakto naman po yung address, para opo. Tanong ko na lang. Opo, may tao po doon, tsaka pwede ko siyang kontakin na parating na kayo. Ito po, tama naman po yan. Oo, Quezon City. Subdivision yun ah, meron naman. Subdivision. Papapasukin ka naman doon eh. Sige po. Ingat salamat po. Mabait naman ni sir mga tol. So nagingilaw siya ng pasensya dahil nga yung pin niya medyo malayo mga tol. So eto na yung pang animata na booking natin to mga tol. So from here sa may Caloocan ba to? Caloocan papuntang QC. So it's 5 kilometers for 73 pesos pero ginawa niya 90 pesos. So ayun, on the way na tayo sa boat drop up. So let's go. Tao po. Kala mo po. 338. Tama naman siguro to. Tao po. Lovelyn po. Lovelyn? Opo. Okay. Si ano po? Si Nani? Apa? Okay sir, pabilang naman po. Okay, pwedeng i-picture natin kuya para makita. Sige po. Magkano po? 8,000 po. Okay sir. Salamat po. Salamat. So yun mga tol, na-drop na natin yung pang
Ewan ko, nakapitong buhay na hata tayo mga tol. So, looking na lang tayo sa Bukyaw. Bukyaw! Bukyaw! Dito tayo ngayon sa Misanta Mesa mga tol. So, yan mga tol, natrap na natin yung pang anim na buhay natin. I mean, naka-anim na buhay na tayo. And ang total na kinita natin is 534 pa lang mga tol. So, ayan, bali waiting na lang tayo dito sa ilalim ng Lala Tree. And, ayan. Let's see kung may buhing pa na papasok. Actually, to be honest mga tol, hindi ganun kalaki talaga yung rate ni Lala mo. Pero, kung didiscountan mo siya or kung magdo-double ka, pwede, kung magdo-double ka, pwede kahit papano kumita pa rin yun, no? So, ayan mga tol, waiting na lang tayo sa Bukyaw. So, let's go! Alright mga tol, nakakuha tayo ng booking. So from here sa my San Juan going to Manila, 8.3 kilometers for 88 pesos. So on the way na tayo sa may Lapa mga tol, let's go. Andito tayo tol sa may drop off mga tol. Ay, sumasagot si mama. Mr. Cherry po. Sir? Hindi pa po, ma'am. Hindi pa po? Opo. Ano lang po? Okay, 88 pesos? May sukli kayo for 100? Pilihan ko lang po. Ma'am, okay lang po na kulang ako ng 2 pesos. Sige po. Ano? Thank you. Hindi mga tol, pa dinadrop na natin yung pang pitong booking ata natin. Pang pito ba? Ayan, pang pitong booking natin. And proceeding na tayo sa pang walo booking. Bali, ang gagawin ko, baka uwi na rin ako kasi nandito na rin naman tayo sa Manila. Kukuha na tayo ng pa-uwi pa San Mateo, pa Marikina, or basta along the way, papunta sa San Mateo mga tol. So dito natin na-try talaga mag-double book mga tol. Ginagawa nga ng kanina, medyo kinakapa ako pa talaga kasi parang nakalimutan ko yung mga lugar, tapos parang medyo nainibago ako dun sa application ulit mga tol. Eh na yun, bali proceeding na tayo sa pauwi natin mga tol. And balitan ko kayo mamaya guys pag nakuha na tayo ng buong tol. Let's go! So yun mga tol, nakapick up tayo papuntang Litex mga tol. Bali, nag-aabang tao ng isa pang booking para kahit papano doble dahil medyo mababa yung rate, 196 pesos for 33 kilometers. Tapos magabang pa tayo ng isa pang booking para at least kaya paano may kasabay siya mga tol. So pipick upin natin yung pang walong booking na ba natin to. So ayun, let's go. Ay, yan ba yun sir? Ano naman yung ano? Wala naman po. Ano din natin lagay? Sige. Mahabab, ay nagpasulo no. Ako dito. Dito na lang siguro, baka madali ako ng MMD. Pwede ka pa mag double booking niya. Oo nga po. Para makapag-double. May tape po ba kayo? Laki. Laki na ito. Laki pala na ito mga tol. 20 kilos ba ito? Kasi usually, 20 kilos lang talaga yung lagpas dapat na pwede dalhin ng lalamove. Pero, laki na ito. Hello po ma'am. Good afternoon po. Hello po. Apo, ma'am, kayo po yung nag-book ng tela po dito sa may car, sa may Manila po? Opo. Sige po, medyo malaki po pala ma'am. Okay lang po mag-pad ako kahit magkano lang po? Okay lang sir. Ah, sige. Alright, sige po. Na-pick up ko na po yung item po. Opo. Thank you. Sige, thank you. So yun mga tol, bali na-pick up natin yung item mga tol. Medyo malaki kasi siya kaya nag-pad din ako ng fare. Tapos sobrang late din yung fare kasi 196.33 kilometers. Kaya yan, kinuha ko naman yung booking eh, hindi naman ganun kasagabal sa pagmamaneo. Pero medyo malaki mga tol. Tapos abang pa tayo ng isang booking para hindi ganun kalugi. So let's go. Atin mga tol, nandito na tayo sa nakuha tayo pang double book mga tol. Malapit lang siya. So double na natin. Para kay Dominic Delgado papuntang QC. Pa? Sige lang po. Sige pa.
So ayun mga tol, nakuha tayo ng pang double book and from here, malapit lang din dun sa pinagpikapan natin kanina and pupunta rin siya dun malapit sa may dropbox na may DSW rin papunta QC. So ang fare niya is 152 for 24 kilometers mga tol. And then waiting na lang ako sa pickup and nandito na tayo. So let's go. Mga tol, after 10 minutes waiting pa rin tayo sa ano dun sa pickup point natin. Napali, isa to sa mga problema ng mga delivery rider or sa kahit anong app. Parang pag nagbukas yung customer mga tol, parang hindi pa nakaready yung item. Kung pag binubok na nila kagad nang walang assurance na parang na-ready na yung item. Tapos, ayun. Yun, waiting pa rin ako until now mga tol. So, ayun. Ito lang. YouTube pala. Higa. So, ayun mga tol, pick up na natin. Yung isa parang Manila to San Mateo Rizal, parang sa Latex kasi yun. It's 196 for 33 kilometers. Tapos from Manila to Bagong Silangan, 152 for 24 kilometers mga tol. And yun, at least kahit pa paano, dalawa yung booking na dala natin ngayon. Hindi siya sayang mga tol. So yun, on the way na tayo sa boat drop off. Every time ko may mga guys. So yun mga tol, bali nakauwi na tayo ng bahay and hindi ko na na-vlog yung mga huling booking natin gawa nga nang lumakas yung ulan and sobrang dilim na rin, hindi ko na rin talaga kayang mabidyoan mga tol. So ayun, at 10 bookings tayo mga tol. After nung dalawang booking natin pa uwi, nakakuha ulit ako ng isa pa papapunta dito malapit sa amin. So naka 10 bookings tayo mga tol and ang total na kinita natin is 935.60 pesos mga tol. Syempre i-minus po pa dyan yung gas, maintenance sa motor, pagkain. So yun, kayo na bahala magtotal mga tol. Yun yung kinita natin within today. So nagtrabaho lang tayo, parang nakuha ata tayo ng booking mga 9:45 na, almost magte-10 na rin. Tapos natapos tayo until 7:30 mga tol. So ayun mga tol. So ayun mga tol, may gusto lang akong i-point out and gusto ko lang din maging transparent sa inyo. Even though nasa Lalamove ako and gusto ko lang maging transparent sa Lalamove, sa riders and sa customers. Kumbaga mga pointers lang to na gusto ko lang ilapit sa inyo or else gusto ko lang bigyan ng pansin. Itong mga napansin ko sa unang biyahe ko sa ulit sa Lalamove, sa pagbabalik ko sa Lalamove. So syempre unahin natin kay Lalamove mga tol. To be honest with you guys, medyo maliit talaga yung rate ng Lalamove mga tol. Siguro kung may nanonood man dyan, I mean alam ko naman siguro na yung Lalamove management. Just in case baka pwede natin kumaga parang yung rate kasi minsan hindi talaga accurate mga tol. Kumaga parang yung rate po kasi hindi siya accurate dun sa rate talaga na dapat computation. Kumaga nagkakaroon ata ng system error yung Lalamove. Kumaga hindi nagtutugma yung computation talaga between dun sa actual rate na binibigay po ng system po natin dun sa Lalamove mga tol. So yun, siguro yun yung nangyayaring pagbaba ng rate minsan kasi talaga yun yung rate na dapat binibigay sa mga riders natin mga tol. So siguro yun yung pwede nating improve. Siguro suggestion ko lang dun sa Lalamove management na improve natin na siguro mas gawing accurate yung computation ng lugar from point A to point B. At least kahit pa paano mas maigi, kumbaga parang maging fair naman between your side and the riders. And sa lalabag naman, gusto ko lang din siguro i-point out gawa nga ng, at katulad kanina parang pinipilit ako picture na picture yung lalabag. To be honest, hindi lahat ng booking kailangan ng lalabag. Kung magkakatulad kanina, lalaki ng booking. Alam nyo, suggest ko lang din na mas maigi, huwag nyong masyadong i-require na kailangan din ng lalabag ng rider. Siguro uniform yun, kailangan talagang i-require. Mas maigi yun. Pero pagdating sa lalabag, kung makikita nyo naman sa mga vlogs ng ibang vlogger or sa vlogs ko, may mga booking talaga na hindi na kailangan ng lalabag and mas maraming booking na hindi kailangan ng lalabag. To be honest, based on my experience lang naman din. And yun, ano pa ba? So comment down below ano po yung mga pwede nating i-suggest kay Lalamove. But kahit pa paano marinig niya yung boses ng mga riders mga tol. Second, sa mga riders naman, sa mga nagko-complain, yes,
sa mga nagko-complain, sa mga nagsasabing negative kay Lalamove, sa mga naninira kay Lalamove na kesyo mababa yung rate, kesyo hindi daw makatao yung rate, at some point siguro, yes, medyo ganun nga talaga. Pero sa totoo lang mga tol, may choice kayong lumipat ng application kung alam nyong hindi kayo satisfied dun sa rate ni Lalamove. Kumbaga, positivity ba? Kumbaga, magbigay tayo ng positive na feedback na lang. Kasi, sa totoo lang mga tol, kung hindi ginawa yung Lalamove application, kumbaga parang may trabaho ba tayo ngayon? Kumbaga, ito yung isa sa inasaan ng mga hindi maka-apply sa ibang application. Kumbaga, hindi sila maka-apply sa ibang application gawa nga. Siguro, medyo mahigpit talaga dun sa ibang application. Gaya ni Lalamove naman, medyo maluwag talaga si Lalamove. Kaya, eto, na-accept kagad yung application nila. Kumbaga, mas masarap kasi magbigay ng positive vibes kesa sa negative na kailangan na hindi na siguro kailangan na manira pa ng manira na. Sa totoo lang mga tol, medyo nainis din ako kanina gawa nga nang hindi ganun ka-accurate yung rate ni Lalamove na binibigay. Pero alam mo yun, kumbaga parang ang gagawin ko nilang isisipagan ko lang, didiscartian ko kung paano ko kikita ng ganito, kung paano ko kikita ng ganyan. Sa totoo lang mga tol, may kita naman kahit papano, hindi lang talaga ganun ka-accurate yung rate na ibinibigay ni Lalamove sa bawat booking mga tol. Pero to be honest, may kita dito kay Lalamove. So yun lang talaga mga tol na mababa lang talaga minsan yung rate ni Lalamove. And yun, kumbaga parang alam mo yun, mas maigi na mas magbigay na tayo ng good vibe sa ibang rider na gustong mag-apply kay Lalamove kesa na magbigay tayo ng negative feedback na siraan pa natin ng siraan. Ganito lang yan eh, kumbaga parang pag nagtayo ka ng kumpanya tapos hindi magustuhan yung ano mo, hindi magustuhan yung mga produkto mo. Tapos magko-comment sila ng ganito, ganyan, na pangit ganito, pangit ganyan. Parang, ano mararamdaman mo kung ikaw mismo yung nandun? Kumbaga, ikaw yung mismo nasa sitwasyon na ikaw yung nagtayo ng negosyo tapos siraan mo ng siraan yung isang negosyo dahil nga hindi lang pasok sa taste mo or hindi mo lang talaga nagustuhan yung produkto, di ba? Parang ganun lang yun, mga tol. And yun, parang you always have a choice na lumipat ng ibang application kung alam mong hindi para dito or else kumaga kung alam mo lugi ka mga tol. So yun lang, kumaga parang life is short mga tol, siguro ilang beses ko nang ulitin na parang magbigyan na tayo ng positive vibes araw-araw, kumaga everyday na mas masarap simulan yung araw na may positive vibes tayo na pananaw sa buhay. Hindi yung isipin mo na ganito mababa yung rate, ganito ang pangit dito, ganito malalas pag lamuton mo. Parang mas masarap simulan yung buhay na parang punong-puno ng positivity sa buhay. Yun lang yun mga tol. Kumbaga parang I just want to give you parang motivation ba na at least kahit paano sipagan kayo araw-araw dahil kumbaga pilitin nyo na makaalis sa ganitong trabaho mga tol. Yun lang yun mga tol. Just set your goals, set your dreams, parang iset mo kung ano yung kung gusto mo saan mapunta or kung gusto mo maalis sa ganitong trabaho mga tol. And you always have a choice, pwede kang lumipat kung saan mo gusto mga tol. And third mga tol sa customers, siguro yung sa pin naman mga sa mga nagbubuk po kay Lalamove, pwede nyo po siyang i-manual pin kasi ang dami ko na experience kanina na hindi sila marunong mag-manual pin or else pag hindi po kayo marunong pwede po kayong magpaturo or else tawag po kayo sa customer service kung paano siya gawin kasi to be honest nasasayang po yung oras ng mga rider sa maling pin. And yun, pag nag-book naman po kayo, si mga customers dyan, sana po kahit papano naka-ready na yung item, at least kahit papano yung rider, hindi na ganun katagal mag-aantay kasi yung additional po kasi namin after 30 minutes pa. And yun, yung contact details naman po, sana kahit papano nakukontakt po kayo kasi kanina sobrang hirap talaga akong kumontakt ng mga customers mga tol. And yun, siguro kung wala naman din po kayong mga customers, wala rin naman po kaming kita. And gusto lang po namin magpasalamat sa inyo sa pagpatuloy na pagtangkilik kay Lalamove mga tol. And yun, gusto lang i-share sa inyo at least kahit papano, gusto ko lang din maging transparent sa lahat mga tol between the Lalamove management, the riders, and the customers. Kung ano lang in-experience ko today, and kung ano lang gusto kong i-share, and gusto lang din bigyan ng boses yung mga riders natin na alam kong lumalaban sa pang-araw-araw.
And yun mga tol, maraming salamat. And this is the first day, parang first day ko lang talaga sa trabaho. And parang nagkaroon lang ako ng realization na gusto ko lang talagang itama yung mga pwede nating itama mga tol. So yun, hanggang dito na lang siguro. Yun lang mga tol, positive and good vibes ng araw-araw. So maraming salamat kung nakabot ka man dito. And don't forget to comment, like, and subscribe. Welcome back to me, Lala Move. So this is your vlogs. See you next vlog mga tol. Maraming salamat sa patuloy na support. Ay nababasa ko lahat ng comments. So pasensya na, hindi ko lang talaga na-reply. See you next vlog. Peace out. I love you all.